Ang bid to save ko po si Kate Caber. Quality po siya gumawa ng mga content. Joressa. Her content I think is very funny. Kate Caber. Nagiging leadership. Pinapakita yung leadership niya sa mga ka-district niya or whatsoever. Si KD. Kasi nakikita ko kay KD na maano siya, matanong siya. So yung pagtatanong niya, yung parang all about paano siya mag-i-improve, paano siya gagaling. Tapos bukod doon, nagbibigay din siya ng advice sa akin. Parang nag-give and take kami pagdating sa content planning, tsaka kung paano gaganda yung content namin as a content creator. Kate, si Caber po. Kasi si Caber, isa siya sa mga maaasahan mo sa grupo, lalo na sa mga challenge. And kapag ka wala si Caber, parang pilay yung grupo namin. Kate Caber, kasi ang lakas ng potential niya dito sa Love Not Talk Mansion. Si Kate C. Kalmado, palaban at walang inaatrasan. Kate C po, kasi palaban siyang babae, palaban siyang tao. At nakita ko sa kanya yung potential niya dito. Si Mami Joressa, mabuting tao po yun. And nakikita ko na she is trying so hard para makisabay sa mga content creators. Kate C. Kasi sobrang talented, sobrang strong. Panty queen kasi talagang lumalaban siya dito sa loob ng mansion at pinapakita niya na deserve niya na makuha ang 1 million. Si Ate Joressa kasi nakita ko sa kanya na gusto niya pang mag-explore dito sa loob ng mansion. KHC. Release pa lang ako dito. Nakitaan ko na siya na potential talaga na magiging season ender and then approachable po si KHC. Si Ate KHC, when it comes to na quality content, siya yung tinatanungan ko. And siya din yung tumutulong sa akin kung quality ba yung content na ginagawa ko o hindi. Si KHC. Kita ko kasi kung paano siya magtrabaho professionally dito sa loob ng mansion. Si KD. The moment na pumunta kami rito, nakita ko na yung improvement ni KD when it comes sa pag-iisip niya sa mga strategy rito. And in terms of engagement, nakita ko improvement ni KD. So I think deserve niya pabigyan ng another chance para mas mapakita talaga yung niche niya. Si Kate kasi when it comes to quality contents, pagdating sa mga brands, pagdating sa report card, lamang na lamang si Kate. Si KD. Kasi nakita ko po kung paano po siya nag-grow as a content creator na as an individual. Jade, bakit si Jade? Si Jade po kasi since nag-start po yung season 7, ang laki po ng improvement when it comes to communicating po and sa contents and sa pagiging mahihain niya po. Kate Caber, kasi nakikita ko kasi na tinutulungan niya yung mga bagong sisi kapag may hindi ka namin alam gawin o hindi kami naintindihan. Kate Caber, porsigido talaga siya sa ginagawa niya. May potential. Panto Queen, kasi po, ang sipag po niya.